Simulan na po natin ang ating kwento. Naglalakad na sila. Nasa unahan sina Lito, kasama ang kaibigan nito. At nakasunod naman ang dalawang kasama nito ng kaibigan ni Lito. At nasa huli ang dalawa, si Tatay Dadoy at Tatay Abito. Habang palingon-lingon naman ang dalawang kasama ng kaibigan ni Lito sa kanila. Sabi ni Tatay Abito, "Doy, mga aswang ang pupuntahan natin. Mapapasabak na naman tayo, Doy." Sagot naman ni Tatay Dadoy, "Mag-iingat lang tayo, Abito. Hindi naman lahat na aswang ay masasama. Tingnan na lang natin." Medyo malayo-layo sa kalsada ang lugar na may kapistahan. Dumaan pa sila sa ilang kakahoyan at ilog. At ilang sandali, tanaw na nila ang mga kabayan. Nasa gitna ito ng kakahoyan at nasa gilid ng ilog. Amoy kaagad nila Tatay Dadoy at Tatay Abito ang umaalingasaw na baho ng paligid. Bulong uli ni Tatay Abito, "Mga aswang talaga ang mga nakatira dito, Doy." Sagot naman ni Tatay Dadoy, "Oo, Abito. Hindi ako makapaniwala na may lugar pa pala dito na lahat ng nakatira ay mga aswang. Marami-rami din ang mga kabayan doon. May mga nagkadikit-dikit at mayroon din na magkakalayo. May mga alagang manok at kambing ang bawat bahay. May mga tanim na gulay din ang paligid." Tinitingnan sila ng mga tao habang dumadaan sa mga kabayan. Parang ang iba ay nagugulat pagkakita sa kanila. May iba din na matatalim ang mga tingin na parang nakakita ng pagkain. Nakikiramdam lang sina Tatay Dadoy at Tatay Abito. Hanggang sa sapitin na nila ang bahay ng kaibigan nila ito. Medyo may kalakihan din ang bahay nila. Distansya ng kaunti sa ibang kabayan. Maraming mga alagang manok at kambing. Agad na ipinakilala sila ni Lito. Bali lima sila sa bahay. Ang kaibigan ni Lito na si Duroy, ang mga magulang nito at ang dalawang kapatid na isang babae at isang lalaki. Yung dalawang kasama nito ay mga pinsan ni Duroy. Nagsiuwian na din ang mga ito sa kanila. Mababait naman ang mga magulang ni Duroy, pati na ang dalawang kapatid nito. Pinaupo sila at pinaghihintay sa sala. Nakaluto na daw ang mga ito. Nang may naamoy na naman ang dalawa, si Tatay Dadoy at Tatay Abito na napakalansa sa paligid. Sa palagay ng dalawa, nanggaling ang amoy sa kwarto nito. Sabi ni Tatay Dadoy, doon kay Lito, "Lito, gaano mo na ba katagal nakakilala at nagiging kaibigan mo si Duroy?" Sagot naman ni Lito, "Matagal-tagal na din tayo, Doy. Magkakasama kami dati sa trabaho. Pero ngayon lang talaga ako nakapunta dito. At ngayon ka lang din nakita ang mga magulang at kapatid niya." Sabi uli ni Tatay Dadoy, "Wala ka bang napapansin na kakaiba sa kaibigan mo?" Kaya ang sagot ni Lito, "Wala naman tayo, Doy. Mabait naman ito, kaso lang sobrang tahimik. Hindi pala imik." Naputol na lang ang pag-uusap nila nang dumating na sa sala ang dalawang kapatid ni Duroy at may dala na itong mga pagkain. Gutom na talaga sila. Agad na sumubo na sana si Lito. Pero pinigilan muna ito ni Tatay Dadoy. Kailangang masigurado nila na totoong mga karne ito ng baboy at hindi sa tao. At ang pinakamalala, kung wala itong halong yanggaw, baka kasi gusto pa silang pahawaan ng pagkaaswang. Sabi ni Tatay Dadoy, "Oy Lito, dahan-dahan, magdasal muna tayo." At mabilis na nag-orasyon si Tatay Dadoy. Mabilisan lamang ang ginawa niya kasi
nakatago ang mga kakayahan at puwersa nila para hindi ito marata at maramdaman ng mga aswang na may mga karga sila. Kasi pag nagkataon, baka magkagulo pa at hindi talaga mapakali ang mga aswang kapag malapit ito sa dalawa dahil sa mga taglay na kakayahan at panguntra ng dalawang albularyo. Ilang sandali, nang matapos na ni Tatay Dadoy ang orasyon, pwede na silang kumain. Sige, kain na muna tayo. Malayo-layo din itong nilalakbay natin. Sabi ni Tatay Dadoy, wala naman anumang nakahalo sa pagkain at totoong mga karne ito ng baboy at kambing. Kaya medyo na panatag ang loob nila Tatay Dadoy at Tatay Abito. Dati kasi, may kaibigan din na aswang si Tatay Dadoy. Mabait din ito at hindi kumakain ng laman ng tao. Puro hayop lang. Namatay lang ito nang makasagupa ang isang albularyo na si Tatay Damaso. Minsan kasi, hindi nito napigilan ang sarili. Kinain at ninakaw ang mga alagang kambing ni Tatay Damaso. Kaya nang magharap sila nito, lumalaban naman ang aswang, kaya napilitang patayin ito ni Tatay Damaso. Kaya alam sa sarili ni Tatay Dadoy na may mga aswang pa rin na mga mababait. Nang matapos na silang kumain, nagyaya si Lito ni Jojo na maglibot-libot muna sa paligid. Maganda naman talaga ang lugar at sobrang sarap ng hangin dito. Kaso lang, umaalingasaw ang kakaibang mga baho sa bawat kabahayan. Panay nga ang takip sa ilong ni Jojo kanina. Dito din sa bahay nila Duroy, may mga naaamoy din sila, pero hindi ganun kabaho. Iniisip na lang nila Jojo at Lito na galing ang amoy na yun sa mga kinatay na baboy. Sabi ni Lito, Jo, tara, maglilibot muna tayo sa paligid. Mukhang maganda talaga ang lugar dito nila Duroy. At nang may makilala din tayo, malay mo, may mga magagandang chicks dito. At sinundan ng tawa ni Lito. Aawatin sana ito ni Tatay Dadoy. Delikado kasi. Pero si Duroy na ang nagsalita. Huwag Lito, delikado. Biglang natahimik sandali si Duroy. Saka nagsalita uli. Ang ibig kong sabihin, delikado kapag wala kayong kasama. Yaan nyo, pasasamahan ko kayo ni Utoy mamaya. Ang nakakabatang kapatid yun, ni Duroy. Hindi pa kasi sanay ang mga tao dito na may mga taga-ibang lugar ang nakikita. Alam nyo na, sobrang layo na sa kabihasnan itong lugar namin. Sabi ni Duroy. Kaya umupo uli ang dalawa at patuloy lang sa pagkukwentuhan. Pagsapit ng alas 6 ng hapon, napansin nila na sobrang tahimik na ng paligid. Yung ibang kabayan ay parang walang mga tao ang nakatira at tanging ilaw lang ng gasira ang nagliliwanag. Nang muling magyaya si Lito na maglilibot na sila ni Jojo, sabi naman ni Duroy, sige Lito, ako na lang ang sumama sa inyo. Sabi din ni Tatay Dadoy, Duroy, gusto ko din sumama. Gusto ko din makita ang kagandahan sa paligid ng lugar ninyo. Saka, sabi ni Tatay Dadoy kay Tatay Abito, Abito, ikaw na muna ang bahala dito. Manmanan mo ang pamilya ni Duroy. Magmasid-masid lang ako sa paligid. Sagot naman ni Tatay Abito, Nakodoy, iwan niyo pa akong nag-iisa dito. Baka lapain ako ng mga aswang. Oo na Doy, ako na ang bahala dito. Tingin ko, mga mababait naman ang mga magulang itong Duroy. Pero yaan mo, malilintikan ang mga ito kapag sinusubukan ako. Sagot yon ni Tatay Abito. Kaya umalis na sila Tatay Dadoy. Malaki naman ang tiwala niya sa kanyang matalik na kaibigan
na si Abito. Kahit na hindi ito kasing lakas niya at kasing dami sa mga kaalaman at kakayahan, lalo na sa agimat, orasyon, dasal at alam sa mga buhay na salita, ay malakas pa rin ito. Kinatatakutan si Tatay Abito ng mga aswang dahil sa daladala nitong agimat ng Kristo at nadagdagan pa ng agimat ng gabi. Subok na ang galing at lakas ni Tatay Abito. Ilang laban na rin ang pinagdadaanan ng dalawa kontra sa mga aswang, maligno, inkanto at pati na sa diablo. At hindi pa sila natatalo na magkakasama. Habang naglalakad sila Tatay Dadoy, Lito, Jojo at Duroy sa palibot ng lugar, nagtanong-tanong sila Tatay Dadoy at Lito. Sabi ni Tatay Dadoy, Duroy, bakit ba sobrang tahimik ang lugar dito? Di ba pista bukas? Wala na tayong nakikita na ibang lumalabas ng bahay. Wala ba kayong disco o katulad ng mga ibang nagpista na may mga parigsahan sa sayaw o kanta? Kaya sagot naman ni Duroy, wala Tay Dadoy, kasi hindi sanay ang mga tao na taga rito sa mga ganun. At isa pa, wala din kaming kuryente. Pero bukas ay may mga kasiyahan dito at marami din kaming bisita galing sa iba't ibang lugar. Tumahimik na lang si Tatay Dadoy dahil totoo naman na walang kuryente dito. Ang mga kabayan dito ay puro gasira lang ang mga gamit para makalikha ng kaunting liwanag. Hanggang sa mapagawi ang grupo nila doon sa may tabi ng ilog. At agad na nakita nila ang anim na katao na nandoon na parang may ginagawa doon sa batuhan. Nakita nila kasi na tutuwad, tatayo at tutuwad na naman ang mga ito. Nang makita ng anim sila Tatay Dadoy, agad na lumapit ang mga ito sa kanila. Sabi agad nung isa, Duroy, marami ka palang mga kaibigan na taga ibang lugar. Baka pwede naman na matikman ang mga yan. Napanting ang tainga ni Tatay Dadoy sa narinig. Pero nanatiling tahimik lang siya. Nakikiramdam lang sa anim. Habang yung isa ay lumapit kay Jojo at napakatalim ng tingin nito, saka hinawak-hawakan ang balikat at kamay ni Jojo. Kaya sabi ni Duroy, Islaw, pwede ba na umalis na kayo? Mga bisita ko sila at mga kaibigan. Pero tumawa lang yung isa na nasa harapan ni Duroy. Saka lumapit pa ng kaunti at nagsabi ng, Bakit Duroy? Mapipigilan mo ba ako? At titig na titig sa mga mata ni Duroy ang mga mata nitong si Islaw. Habang yung isa ay parang kakainin na si Jojo kung makatitig. Kaya napaatras si Jojo. Sabi nito, Uy, huwag kang lumapit, ang baho mo. Nagalit ang isa at hinawakan si Jojo sa kamay. Tay Doy, ang sakit! Ang sabi ni Jojo. Kaya mabilis na hinawakan ni Tatay Dadoy ang kamay ng isa saka piniga. Sumigaw ito sa sakit. Nang makita ni Tatay Dadoy na sumugod yung isa, agad na hinawakan niya ang kamay at sinampal sa mukha. Napaatras ito at humiyaw na din sa sakit. Papasugod na rin sana ang iba pang mga kasamahan. Umawat na si Duroy. Buti na lang, sabi nung Islaw, Tigil! Biglang napahinto sa pagsugot ang tatlong kasama pa nito. Tumingin si Islaw kay Tatay Dadoy. Sabi nito, Pasalamat katanda na bisita kanila Duroy. Pero mag-iingat ka. Ang talim ng mga tingin nito kay Tatay Dadoy na parang nagbabanta. Hindi na lang ito pinansin ni Tatay Dadoy. Sabi niya, Tara na Duroy, balik na tayo sa bahay nyo.
nasusuka ako sa baho ng mga ito. Tara na, Jo. At agad ang naglakad sina Tatay Dadoy at Jojo papunta doon sa bahay nila Duroy. Nakasunod naman si Duroy at Lito. Sabi ni Duroy, "Pasinsya na po kayo, Tay Dadoy, Jojo. Ganun talaga sina Islaw." Sagot naman ni Tatay Dadoy, "Okay lang, Duroy. Wala na tayong magagawa. May mga tao talagang ganun. Tayo na lang ang dapat na umiwas." Pero sa isip ni Tatay Dadoy, alam niya ang mga aswang kapag may kursunada ito at kapag namarkahan ka na, hinding-hindi ka na nito titigilan. Kailangang mag-ingat. Nasa lugar sila ng mga aswang. Ang inaalala niya ay sina Lito at Jojo. Nang makarating na sila sa bahay nila Duroy, agad na kinausap ni Tatay Dadoy si Tatay Abito. Sinabi niya ang nangyayari doon sa ilog. Sabi ni Tatay Abito, "Sigurado ako ngayong gabi, Doy, ay pupunta dito ang mga aswang ngayon. Hindi din tayo pwedeng gumawa ng mga pangontra dito sa bahay at sa paligid. Unang maapektuhan ang pamilya nila, Duroy." Sagot ni Tatay Dadoy, "Tama ka, Bito. Huwag na lang natin nahayaan na maglalabas sina Lito at Jojo. Mag-iingat na lang tayo. Aswang pa rin sina Duroy at ang pamilya nito." Nang matapos na silang makapaghapunan, nagsimulang magpahinga na ang pamilya nila Duroy. Pumasok na ang mga ito sa kani-kanilang silid. Tanging naiwan sa sala at nakipag-usap nila Tatay Dadoy ay si Duroy. Hanggang sa pumasok na din ito sa kanyang silid. Gusto sana nito na doon na din matutulog si Lito kasama niya. Pero sabi ni Tatay Dadoy, "Dito na lang kami sa sala, Duroy. Mas komportable. Sama-sama na lang kaming apat dito." Kaya mag-alas 10 pa lang ng gabi ay humihiga na sila Lito at Jojo. Naglatag na lang ng banig sila doon sa sala. May isang kwarto din sana na ibibigay sa kanila para doon sila matutulog. Pero mas pinili nila Tatay Dadoy doon sa sala. Kasi kanina pa nila naamoy ang masangsang na baho galing doon sa mga kwarto. Hindi lang nila mawari kung saan sa apat na kwarto nang galing ang amoy na yon. Parang nabubulok na laman. Habang sila Tatay Dadoy at Tatay Abito ay nakaupo pa at nag-uusap at nakikiramdam sa paligid, silang dalawa na lang ang gising. Sabi ni Tatay Abito, "Doy, ano sa tingin mo yung mga naengkwentro nyo doon sa ilog? Anong klase ng mga aswang ang mga ito? Kasi sa tingin ko, hindi din ito mga busaw." Sagot naman ni Tatay Dadoy, "Mga busaw ang mga ito, Abito. Mga normal na uri ng mga busaw. Itong sila Duroy, sigurado akong mga busaw ang mga ito. Pero yung mga nakaengkwentro namin sa ilog, matataas na uri ang mga yon, Abito. Nararamdaman ko ang lakas nila kanina." Nang mapatigil sa pag-uusap ang dalawa, may narinig kasi silang parang sitsit galing sa labas ng bahay. Saka sinundan pa ng mga parang mahihinang mga katok doon sa tapat ng bintana kung saan sila nakaupo at nag-uusap. Sabi ni Tatay Abito, "Doy, narinig mo ba yon?" Sagot naman ni Tatay Dadoy, "Oo, Abito, may tao sa labas. Umas tamang sabihin, Abito, na may mga aswang sa labas." Nakikiramdam lang ang dalawa hanggang sa marinig na naman nila ang mahihinang sitsit at sa pakiwari ng dalawa, hindi lang isa ang gumagawa noon. Marami ang mga nilalang na nasa labas.
nakikiramdam lang ang dalawa hanggang sa marinig na naman nila ang mahihinang si Chit. At sa pakiwari ng dalawa, hindi lang iisa ang gumagawa nun. Marami ang mga nilalang na nasa labas. Alas 11 pa lang ng gabi. Sabi ni Tatay Dadoy, ang aga naman ng mga yan. Pag hindi pa tumigil ang mga ito abito, lalabasin na natin. Alam kong tayo ang punteriya ng mga aswang na yan. Bahala na. Kapag nagkagulo, mapipilitan tayong umalis sa lugar na ito ngayong gabi abito. Tumayo si Tatay Abito at dahan-dahan na naglakad papunta doon sa bintana. Maingat itong sumilip doon. At dahil maliwanag ang buwan, kitang-kita niya ang mga nilalang sa labas. Hindi niya mabilang ang mga ito sa sobrang dami. Lima ang nakita niyang nakatayo at palingalinga sa tapat ng bintana nila Duroy. At marami pa doon sa unahan. Tatayo, tutuwad at tatayo na naman ang mga ito. Naglakad uli si Tatay Abito pabalik ni Tatay Dadoy. Sabi niya, Doy, sobrang dami ng mga aswang na nasa labas. Parang nakaamoy ang mga yon ng masarap na pagkain. Sabi ni Tatay Dadoy, mag-antay na lang tayo sandali Abito. Alam kong naramdaman na ang mga ito ng pamilya ni Duroy. Kapag hindi pa lumabas sina Duroy para kausapin ang mga aswang sa labas, tayo na ang lalabas Abito. Sige Doy, ihanda na lang natin ang ating mga gamit para makaalis na rin tayo agad sa lugar na ito ngayong gabi. Sagot ni Tatay Abito. Pero ilang sandali, may naririnig sila Tatay Dadoy at Tatay Abito na parang nagbubukas ng pinto sa kwarto ng mga magulang nilang Duroy. Pakiwari nila ay lalabas ang mga ito, kaya agad na humiga sila at nagkunwaring natutulog na din. Nakikiramdam pa rin sila Tatay Dadoy. Nakita nilang lumabas na ng bahay ang mga magulang ni Duroy. At ilang sandali, may narinig silang parang may nag-uusap sa labas, doon sa tapat ng pinto. Tumagal ito ng mga 10 minuto. At pagkatapos, nakita nilang pumasok na uli sa kwarto ang mag-asawa. Nakikiramdam lang sila Tatay Dadoy at Tatay Abito. Tumahimik na ang paligid. Wala na ang mga naririnig nilang sit-sit at parang nagbubulungan sa labas ng bahay. Tumayo at maingat na sumilip uli si Tatay Abito doon sa bintana. Wala na. Wala na siyang nakita ng mga nilalang sa labas. Kaya medyo na panatag na sila Tatay Dadoy at Tatay Abito. Naisip nila na baka pinakiusapan ang mga ito ng mga magulang ni Duroy. Kaya nagpasyang matutulog na din sina Tatay Dadoy at Tatay Abito. Pero bago natulog ang dalawa, may kinuha muna na maliit na buti si Tatay Dadoy. Binuksan niya ito at pinalabas ang dalawang maliliit na nilalang. Ito ang mga kaibigan niyang engkanto. Ito ang magsilbing tagabantay nila ngayon habang natutulog sila. Ayaw ni Tatay Dadoy na pabaya. Nasa lugar sila ng mga aswang. Mag-alas 3 na ng madaling araw nang maramdaman ni Tatay Dadoy ang mahihinang kalabit sa kanyang ilong. Kaya nagmulat ng mata si Tatay Dadoy. Ang kanyang dalawang kaibigan pala na engkanto at may itinuro doon sa pinto. Tiningnan ito ni Tatay Dadoy at nakikiramdam. At may narinig siyang parang mahihinang katok. At nararamdaman na naman
ang mga aswang sa paligid ng bahay. Sa isip ni Tatay Dadoy, hindi talaga sila titigilan ng mga ito. Kaya ginising na niya si Tatay Abito. At nang magising ito, sabi agad ni Tatay Dadoy, "Abito, nandyan na naman sa labas ang mga aswang. Labasin na natin. Bigyan natin ng leksyon ang mga ito, ang kukulit." Kaya bumango na rin agad si Tatay Abito at kinuha sa bag ang pamalo na kawayan na bigay ng kanyang kaibigang Inkanto at pati na rin ang agimat ng Kristo. Kinargahan agad ito ng mga orasyon. Habang si Tatay Dadoy, kinuha na din ang agimat ng saging at agimat ng kampana at nagkarga ng mga orasyon sa dalawang agimat. At pagkatapos, dahan-dahan ang naglakad sina Tatay Abito at Tatay Dadoy papunta ng pinto. Sumilip muna si Tatay Dadoy at nakita niya ang mga nilalang sa labas. May apat sa tapat ng pinto at lima naman doon sa unahan. Nakilala ni Tatay Dadoy ang isa sa lima. Yun ang tinatawag na islaw ni Duroy kanina. Kaya sabi ni Tatay Dadoy, "Abito, doon tayo dumaan sa likod. Hindi pwede dito. Makikita agad tayo ng mayan." Kaya agad na pumunta si Tatay Dadoy at Tatay Abito doon sa likod na pinto at maingat na binuksan ito. Saka dahan-dahan na naglakad papunta sa harap. "Abito, sa'yo ang nasa harap. Sa akin yung lima na nasa ilalim ng akasya," sabi ni Tatay Dadoy. Sagot naman ni Tatay Abito, "Sige doy, ako na ang bahala sa apat na yan." Habang hawak nito ang pamalo na kawayan. Agad na nawala si Tatay Dadoy sa harapan ni Tatay Abito. Napakabilis nitong tumakbo papunta doon sa limang mga aswang na nasa ilalim ng punong akasya. Kaya agad na din na tumakbo si Tatay Abito papunta doon sa apat na nasa harapan ng pinto. Hinataw kaagad ni Tatay Abito ng pamalo ang isa. Sobrang nagulat ang mga aswang sa biglang pagsulpot at pagsugod nila Tatay Dadoy at Tatay Abito. Nagpulasan kaagad ang mga ito. Sabi ni Tatay Abito, "Oh, saan ba kayo pupunta? Akala ko ba ay kami ang sadya nyo?" At hinabol ang mga ito ni Tatay Abito. Nang maabutan yung isa, agad itong bumulagta ng tamaan ng pamalo na kawayan. Lumaban pa yung isa, kinalmot si Tatay Abito. Pero agad naman na nakailag ito at sinipa sa tagiliran yung aswang. Saka sinundan pa ng palo sa balikat, kamay at paa. Habang si Tatay Dadoy, tatlo na lang ang natira sa lima. Mabilis na pinagsasapak niya ang mga ito hanggang sa si Islaw na lang ang natira. Matibay din at malakas ito. Medyo nahirapan si Tatay Dadoy ng kunti sa kanya. Muntik pa siyang tamaan ng isang kalmot at sipa. Pero natamaan ito ni Tatay Dadoy ng isang sapak sa mukha at sinundan pa ng tuhod sa tiyan. Napaluhod ito at napasubsob sa lupa. Sabi ni Tatay Dadoy, "Pumunta kami dito sa lugar nyo para makisaya sa kapistahan. Ayaw namin ng gulo." "Oo nga pala. Dadoy nga pala ang pangalan ko. Umalis na kayo dito." Galit na pabulyaw ni Tatay Dadoy. Nang marinig ng aswang ang pangalan na Dadoy, para itong nakakita ng multo sa takot. Mabilis nitong tinulungan ang mga nakabulagta sa lupa ng mga kasama niya at agad na nagtatakbo ang mga ito papalayo.
Nilapitan kagad ni Tatay Dadoy si Tatay Abito. Sabi nito, "Abito, hindi na lang muna tayo aalis ngayong gabi. Bukas na tayo uuwi. Pakikiramdaman na lang muna natin ang mga ito, pati na ang mga magulang ni Droy." At pagkatapos, sabay na pumasok sa loob ng bahay ang dalawa. Pagkapasok nila doon sa likod ng bahay, sabi ni Tatay Dadoy, "Hindi mo na, Abito." Sagot ni Tatay Abito, "Oo, Doy, naramdaman ko din sila." Sabi ulit ni Tatay Dadoy, "Lumabas na kayo, Alintali, Mang Rufino. Huwag na kayong magtago dyan sa likod ng aparador." At lumabas ang mga magulang ni Duroy galing sa likod ng aparador. Sabi nito, "Ngayon ay alam nyo na ang lihim sa lugar na ito. Hindi na kayo palalabasin pang buhay ng mga kasamahan naming aswang. Ang nakalaban nyo ay ang mga aswang na kabilang sa matataas na antas. Bukas ay darating ang mga bisita nila galing sa iba't ibang bahagi sa lugar ng Pilipinas. Delikado kapag naabutan pa kayo dito sa amin. At baka pati kami ay madamay pa. Hindi ko akalain na kayo pala ang mga albularyo na kinatatakutan ng mga aswang. Pero hindi nyo kakayanin ang sobrang dami ng mga aswang na darating dito bukas. Humingi ako ng pasensya sa inyo, pero kailangang makaalis na kayo ngayong gabi." Sabi ni Mang Rufino. Sagot naman ni Tatay Dadoy, "Wala kaming kinatatakutan, Alintali, Mang Rufino. Pero kung madadamay lang din kayo, aalis na kami ngayong gabi. Alam kong hindi kayo masasama. At maraming salamat sa mabuting pakikitungo nyo sa amin. Balak pa sana namin na hintayin pa ang bukas para masaksihan din namin kung paano magdiriwang ng kapistahan ang mga katulad ninyo. Pero tama kayo. Kailangang umalis na namin ngayon. At makakaasa kayo na kung ano man ang aming nalaman tungkol sa pagkatao nyo at sa lahat na nakatira dito, ay walang ibang makakaalam." At pumunta na sina Tatay Dadoy at Tatay Abito sa sala at ginising ang dalawa. "Gising na, Lito, Jojo." Sabi ni Tatay Abito. Naghihikap pa si Jojo at nagtanong. Pati na rin si Lito. Sabi nito, "Bakit, Tay Abito? Maaga pa po. Mag-alas 4 pa lang ah." Si Tatay Dadoy na ang sumagot. Sabi nito, "Mamaya na namin ipapaliwanag sa inyong dalawa. Bilisan nyo na. Ihanda nyo na agad ang mga gamit nyo." Nang malaman ni Lito na alis na sila at uuwi, parang ayaw pa nito. Sabi niya, "Ha? Aalis na tayo, Tay Doy? Insan Abito? Eh, mamaya na ang kapistahan. Ano ba ang problema, Tay Doy? Insan Abito? Mauuna na lang kayo. Mamayang hapon na lang ako." Nilapitan na ito ni Tatay Dadoy. Sabi nito, "Ano ba Lito? Gusto mo bang ikaw ang magiging pagkain ng mga nakatira dito?" Lalong naguluhan ito. Ang mga magulang na ni Duroy ang nagsasalita. Sabi nito, "Makinig ka sa kanila, Lito. Sumama ka na. Kami na ang bahalang magpapaliwanag kay Duroy." Nagkamot pa sa ulo itong si Lito habang iniligpit ang mga dalang gamit. At makalipas ang ilang sandali, agad na lumabas sila ng bahay matapos makapagpaalam. Doon sila dumaan sa may likod ng bahay. May mga kakahoyan doon para hindi na sila dumaan pa sa mga kabahayan.
saka dumiritso na doon sa kanilang mga motor na iniwan doon sa mga puno papasok. Sabi kasi ni Duroy, walang mangingialam sa mga ito. Safety daw sa lugar nila. Walang magnanakaw. Naniniwala naman sila Tatay Dardoy kasi may mga nakikita din sila na mga motor na nandoon, nakaparking din katulad nila. Pero pagdating nila sa lugar, ay wala na. Lalong napamura sila ito. Sabi nito, paano na tayo ngayon makakauwi tayo doy, insalabito? Wala nang mga motor natin. Sagot ni Tatay Abito, huminahon ka lito. Wala na tayong magagawa pa. Kailangang maglakad na natin. Hindi na tayong pwedeng bumalik pa doon para hanapin ang mga motor natin lito. Sagot ni Lito, bakit kasi biglang napauwi tayo, insan? Tedoy, ipaliwanag nyo nga. Nilapitan na ito ni Tatay Abito. Sabi niya, mga aswang ang mga nakatira sa lugar na ito, Lito. At hindi mo ba alam na ang kaibigan mo na si Duroy ay isang aswang din? Kanina lang ay nakasagupa namin ang ilan sa kanila. Kasamahan yun nung nakaitkwento nyo doon sa ilog. At kailangan nating umalis kaagad para hindi na madamay sa galit ng mga ito sina Duroy at ang kanyang mga magulang. Napayuko sila ito. Naisip niya kasi na sayang naman kung iwan nila ang kanilang mga motor. Pero paano naman kung mapatay siya? Kaya sabi ni Tatay Dadoy, tara na. Wala na tayong magagawa pa sa mga motor na yun dito. Hindi dapat mag-aksaya ng oras. Kung ang mga aswang ang kumuha at nagtago sa mga motor, sigurado akong may plano at balak ang mga ito sa atin. Kaya kailangang makaalis agad tayo sa lalong madaling panahon. Kung ako lang ang masusunod dito, ayaw ko pang umalis. Kami ni Abito. Gusto ko rin kasi na masubukan ang mga kakayahan ng mga yon, lalo na ang mga kauri ng islaw na yon. Pero kayong dalawa ang inaalala namin. Kayo ni Jojo. Kaya tara na. Ang mga aswang na nakatira dito ay mga busaw. Kahit na may araw ay hindi nagbabago ang kanilang lakas. At ilang sandali, nagsimulang maglakad na ang apat. Bumaba sila doon sa kakahuyan. Shortcut ika nga. Sobrang layo ng lugar na ito. Baka aabutin sila ng 3 hanggang 4 na oras bago makarating sa may highway. Dahan-dahan lang sila sa paglalakad. Binabaybay nila ang mga kakahuyan. Hindi nila kabisado ang lugar dito, pero bahala na. Pag makababa na sila sa bundok, saka na lang magtanong-tanong sa mga kabahayan kung saan pwedeng makasakay ng jeep papauwi ng Libo. Makalipas ang 1 oras, sabi ni Jojo, magpahinga muna tayo, Tedoy. Nakakapagod. Ang layo pa natin, oh. Puro bundok pa itong nakikita natin. Kaya huminto na rin ang 3. Medyo napagod din sila sa pagbaba at pag-akyat sa bundok. Nagsimulang magliliwanag na. Unti-unting nagpapakita na ang haring araw. Ilang sandali, biglang napalingon si Tatay Dadoy at pati na si Tatay Abito. Sabi ni Tatay Abito, Doy, sinusundan tayo. Nakikiramdam muna si Tatay Dadoy bago sumagot. Sabi nito, oo Abito, sinusundan tayo ng mga busaw na aswang. Hindi talaga papayag ang mga ito na hindi makaganti sa atin. Tumayo na silang apat. Nakaramdam ng takot ang dalawa
sina Jojo at Lito. Sabi ni Jojo, "Taydoy, paano na ito?" Sagot naman ni Tatay Dadoy, "Huwag nang kayong hiwalay sa aming dalawa ni Abito, Jojo, Lito. Medyo malayo pa ang mga ito." Agad na nag-usal si Tatay Dadoy ng mga orasyong pambakod at pati na rin si Tatay Abito. At pagkatapos, nag-iisip sandali si Tatay Dadoy at nagmasid-masid sa paligid. At nang makakita ng mga batuhan, sabi niya, "Abito, may mga batuhan doon sa unahan. Magtatago na muna tayo." Kaya agad na pumunta ang apat papunta sa batuhan para makapagtago. Naisip kasi ni Tatay Dadoy, hanggat maaari ay hindi na muna nila lalabanan ang mga aswang. Lalo na ngayon, nakapistahan nila at alam niya na magtipon-tipon ang lahat ng mga busaw na aswang sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sa araw na ito, parang alanganin. Sobrang dami ng mga ito. Hindi pa naman sila handa. At kasama pa nila si Lito at Jojo. Kulang ang mga kagamitan na dala nila Tatay Dadoy at Tatay Abito. Pagdating nila sa batuhan, agad na naghanap sila ng magandang pwesto para pwedeng makapagtago. Sana ay hindi magawi sa batuhan ang mga aswang na yon. Sabi sa isip ni Tatay Dadoy, pag nagkataon, mapipilitan silang labanan ang mga ito. Kaya sabi niya kay Tatay Abito, "Abito, mag-orasyon muna tayo ng orasyon na pangtago para hindi tayo maramdaman ng mga paparating ng mga aswang." Nararamdaman na din kasi ni Tatay Dadoy ang sobrang dami ng mga aswang na nakasunod sa kanila. At isa pa, nasa gitna pa sila ng kagubatan. Kung sila lang dalawa ni Tatay Abito, kahit na 24 oras ay kaya nilang makipagpatayan sa mga aswang na ito. Kahit na gaano pa ito kadami. Pero kasama nila sina Jojo at Lito, baka madamay pa ang dalawang ito. Ilang sandali, sabi ni Tatay Dadoy, "Tumahimik na kayo. Malapit na sila." Naamoy pa rin nila ang mga bakas sa mga dinadaanan natin. At ilang sandali nga, may mga nakikita na silang tumatakbo at ang iba ay tumatalon sa puno. Napasubsob sa batuhan sina Lito at Jojo sa takot. Sobrang dami kasi ng mga ito. At nang biglang huminto ang grupo ng mga aswang sa tapat nila, sumisingot-singot ang mga ito na parang may inaamoy sa paligid. Tumigil sila at parang nagsimulang maghanap. Siguro ay nagtaka ang mga ito kung bakit hanggang dito na lang ang naamoy nila. Kaya sabi ni Tatay Dadoy, "Huwag na huwag kayong gumalaw para hindi maramdaman ng mga aswang ang mga presensya natin." Kita na din ng apat kung gaano ito karami. Parang nasa mahigit 40 ang mga nakikita nila. Kinakabahan na din si Tatay Dadoy sa dami ng kanyang nakikita. Kinakabahan siya hindi para sa kanya at kay Tatay Abito, kundi para kay Jojo at Lito. Buti na lang, pagkalipas ng ilang minuto, nagsimulang magsialisa na ang mga aswang. Mabibilis na tumatakbo at tumatalon sa puno papalayo. Lihim na nagpapasalamat si Tatay Dadoy. Nakikiramdam na lang muna sila at ilang sandali, tumayo na si Tatay Dadoy at Tatay Abito
at agad na nag-orasyon si Tatay Dadoy ng mga orasyon na pampalinaw para mas makita at maramdaman kung may mga aswang pa ba sa paligid. Nang masigurado niyang wala nang natira sa mga ito, agad na sabi niya, "Tumayo na kayo. Kailangang makaalis agad tayo sa lugar na ito." Kaya nagmamadaling tumayo sina Lito at Jojo sa kamabilis na naglakad. Umibas sila ng daan, baka kasi mapang-abot pa sila nung mga aswang. Halata sa mukha nila Jojo at Lito ang sobrang takot. Sabi ni Tatay Abito doon kay Lito, "O ano Lito, gusto mo pa bang balikan ang iyong motor?" Sagot ni Lito, "Huwag na, insan Abito. Baka ako pang gawing handaan sa kapistahan nila. Sa kanila na yun." Ngumiti na lang si Tatay Abito. Binilisan na ng apat ang kanilang paglalakad para mapalayo na doon sa mga humahabol sa kanila na mga aswang. Doon na sila dumaan sa gilid ng ilog. Pababa na yun. Sa isip kasi ni Tatay Dadoy, kapag nakakita na sila ng bahay, agad na magtatanong sila kung saan ang daan para mapadali ang pagbaba sa highway. Pero ilang sandali, napatigil si Tatay Dadoy at pati na rin si Tatay Abito. Lumingon si Tatay Abito kay Lito at Jojo. Sabi ni Tatay Abito, "Jojo, Lito, kumuha na kayo ng mga pwedeng maggamit na panlaban natin sa mga aswang." Tanong ni Lito, "Ha? Bakit insan? Di ba malayo na sila? Doon sila papunta sa kabila." Si Tatay Dadoy na ang sumagot. Sabi nito, "Maghanap kayo ng mga putol na kahoy, Jojo Abito. At kahit na anong mangyayari, huwag na huwag kayong lalayo sa amin ni Abito. Naisahan tayo ng mga aswang. May kasama sila na kaya ding itago ang mga pwersa nila. Napapalibutan na tayo ng mga aswang, Jojo, Lito. Hindi ko sila naramdaman agad kanina. Bilis, humanap na kayo ng mga putol na kahoy." Kaya kahit na nanginginig ang tuhod ng dalawa, nang marinig ang sinasabi ni Tatay Dadoy, agad na naghanap sila ng mga magagamit na panlaban sa mga aswang. Sabi ni Tatay Abito, "Huwag kayong lalayo sa amin ni Dadoy, Lito, Jojo." At kinuha na rin ni Tatay Abito ang pamalong kawayan at pati na ang agimat ng Kristo at kinargahan ng mga dasal. Humanda na din si Tatay Abito. Sabi niya kay Tatay Dadoy, "Malapit na sila Doy. Naramdaman ko na at naamoy ang mga nakakasulasok na amoy ng mga ito." "Oo Abito, malapit na sila. Humanda ka na. Kailangang protektahan natin itong dalawa, itong sina Jojo at Lito." Sagot naman ni Tatay Dadoy. At kinuha na din niya ang agimat ng saging at agimat ng kampana. Ito lang ang pwede niyang gamitin ngayon. Ang agimat ng kabal ay gagana lang sa mga armas tulad ng itak, balaraw, tabas, balisong, kutsilyo at iba pang mga bagay na matatalas. Ang agimat naman ng tagulilong ay hindi din uubra dahil may araw at hindi masyadong marami ang mga puno sa paligid. Hindi siya makapagtago sa mga lilim ng mga anino sa mga ito. At aswang itong mga kalaban nila, matatalas ang mga pangamoy. Nang mapansin ni Tatay Dadoy na gumagalaw na ang mga sanga ng mga kahoy sa kanilang paligid, sigaw niya, "Aya na sila, humanda na kayo."
at mabilis na nag-uusal ng mga orasyon at dasal. Pagkatapos, ikinarga niya sa kanyang agimat ng saging at agimat ng kampana. Tumalon yung tatlong aswang at bumagsak sa harapan nila. Napaatras sina Jojo at Lito habang nanginginig ang mga ito sa takot. Sabi ni Tatay Abito doon sa dalawa, "Huwag kayong magpapahalata na natatakot. Lalong magiging agresibo ang mga yan." Nakilala agad ni Tatay Dadoy ang isa sa tatlong aswang na nasa harapan niya, si Islaw. Nagsasalita na ito. Sabi nito, "Ngayon ko lang napagbasdan nang mabuti ang kilala at bantog na tagapaslang ng mga kampo ng kadiliman. Ang kinatatakutan ng mga aswang. Kilalang kilala ang mga pangalan ninyo sa mga kauri namin, Dadoy at Abito. Ilan na kaya ang mga napatay ninyo na mga aswang? Ilan na kaya ang mga pinahirapan nyo na mga kauri namin?" Saka lumingon-lingon ito sa mga kasamahan sa paligid. Unti-unting lumabas na din ang mga ilang aswang sa likod ng mga puno at pati na yung mga nasa itaas. Sabi pa nito, "Mga kasama, tingnan nyo ang dalawang matanda na nasa harapan nyo. Sila ang mga pumapatay sa ating mga kalahi. Pagkakataon na natin na maipaghiganti ang mga kamatayan nila sa kamay ng dalawang albularyo na ito." At narinig nila Tatay Dadoy, Tatay Abito, Lito at Jojo ang malalakas na alulong ng mga aswang. Sobrang nakakatakot at nakakapangilabot ang mga ito. Lalong nanginginig sa takot ang dalawa, si Lito at Jojo. Sabi pa nung Islaw, "Papatayin natin dito sa gubat na ito ang dalawang matandang yan at huhulihin natin ang dalawa nitong kasama para gawing pang-alay sa ating kapistahan." At tumitig ito sa kanila at sabi pa, "Ngayon, Dadoy at Abito, ipakita nyo ang lakas nyo at galing. Dahil walang malakas at walang magaling sa marami." Pero agad na nagsalita si Tatay Dadoy. Galit na siya. Sabi niya, "Ang mga aswang na napatay namin ay kabilang sa mga aswang na masasama at nababagay lang sa kanila ang mamatay at nang hindi na makapamiktima pa. Hanggang nabubuhay kami, patuloy namin na papatayin ang mga kampon ng kadiliman na naghahasik ng lagim dito sa mundo na katulad mo, Islaw." Habang titig na titig din sa mga mata ni Islaw. At sabi pa ni Tatay Dadoy, "Ano pa ang hinintay nyo? Bakit hindi pa kayo sumugod?" Lalong nanlilisik ang mga mata ni Islaw at nang dalawa pa nitong kasama. At agad na suminyas sa mga kasamahan nito. Agad naman na tumalon papunta sa kanila ang mga aswang na nasa mga puno. At tumatakbo naman papasugod ang mga nasa likuran nila Islaw. Sobrang dami ng mga aswang. Agad na sabi ni Tatay Dadoy, "Abito, humanda ka na. Lito at Jojo, sa likod lang namin kayo." Mabilis din na sumugod si Islaw. Agad na kumilos si Tatay Dadoy at Tatay Abito. Napakabilis ng mga galaw ng dalawang albularyo. Nang matamaan ni Tatay Dadoy ang mga aswang, agad itong bumulod sa lupa at namimilipit sa sakit. At pati na rin si Tatay Abito. Bawat tamaan ng kanyang pamalong kawayan, agad na namimilipit sa sakit.
Medyo nahihirapan sila Tatay Dadoy at Tatay Abito. Dahil pinoprotektahan din nila sina Jojo at Lito. Habang ang dalawa, kahit na takot, agad naman na pinaghampas ang mga aswang na bumulagta sa lupa. Wala nang choice. Kailangang lumaban na din nila. Napapaatras si Tatay Dadoy dahil napansin niya na sina Jojo at Lito ang punteriya ng mga ito. Kaya sabi ni Tatay Dadoy, "Abito, umatras ka na. Sina Jojo at Lito ang punteriya nila." Napalingon si Tatay Abito. Kaya hindi niya napansin ang isang kalmot at tumama ito sa kanyang dibdib. Napaatras si Tatay Abito at hinawakan ang kanyang dibdib habang umaagos doon ang dugo galing sa sugat. Agad na sumugod uli ang mga aswang, pero mabilis na hinataw ito ng pamalo ni Tatay Abito. Tinamaan ito sa ulo at sinundan pa ng isa at tumama na naman ito sa liig. Bumulagta agad ito at namatay. Wala na. Hindi na nagpigil si Tatay Abito. Sila kasi ni Tatay Dadoy, hanggat maaari ay ayaw nilang pumatay ng mga aswang. Pwedeng bugbugin na lang nila. Pero kapag nalagay na sa panganib ang kanilang buhay, tulad ngayon, mapipilitan silang patayin ang mga ito. Habang si Tatay Dadoy, patuloy ito sa pagsapak sa mga aswang na sumusugod sa kanya at pati na rin sa mga sumusugod kina Jojo at Lito. Sabi ni Tatay Dadoy doon sa dalawa, "Sumandal kayong dalawa sa puno. Hampasin niyo na lang ang bawat lumapit sa inyo." Nang biglang napayuko si Tatay Dadoy nang muntik na siyang tamaan ng kalmot ng islaw. Napansin din niya na kakaiba at angat sa lahat ang lakas ng tatlong aswang na ito. Itong si Islaw at ang kasama pang dalawa. Mas malakas at mas maliksi, at bukod pa doon, mga matitibay din ang mga ito. Natamaan na niya ang isa sa mga ito kanina at ramdam ni Tatay Dadoy na malakas ang atake na yon. Pero nanatili itong nakatayo ngayon at umaatake pa rin sa kanila. Ang target ngayon ni Tatay Dadoy ay itong si Islaw. Talagang gustong gusto niya itong pagsasapakin. Naghanap lang siya ng magandang pagkakataon. Marami din kasing mga aswang ang nakapalibot sa kanya. Kaya hirap din siyang maabot si Islaw. At isa pa, hindi siya pwedeng lumayo sa dalawa, kina Jojo at Lito. Ikinarga na ni Tatay Dadoy ang pinakamataas na uri ng dasal sa kanyang agimat ng kampana. Kaya bawat tamaan niya ay agad na bubulagta sa lupa. At nang makahanap na siya ng magandang pagkakataon, agad na tinakbo ni Tatay Dadoy si Islaw. May mga humarang naman agad, pero gumulong si Tatay Dadoy at mabilis na pinagsasapak ang tatlong aswang. Sinuntok niya ang isa sa panga, sinundan ng sipa, at hinawakan naman ang braso ng isa, saka siniko ni Tatay Dadoy sa dibdib, at sinundan pa ng tuhod sa tiyan. Ang dalawang tinamaan ni Tatay Dadoy ay agad na bumulagta sa lupa at nawala ng malay. Kinalmot siya nung isa, pero lumagpas na yung atake na yon. Mabilis na umikot si Tatay Dadoy at siniko ito sa ulo. Malapit na siya ni Islaw. Ang sabi ni Tatay Dadoy, "Abito, ikaw na muna ang bahala kay Lito at Jojo. Protektahan mo sila." Kaya mabilis na tumalon si Tatay Abito sa kagumulong papunta nila Jojo at Lito. Habang hataw lang ng hataw ang dalawa, may tamaan man o wala. Si Tatay Dadoy naman ay naabot niya si Islaw. Umaatras-atras ito habang umiilag
sa kanyang mga atake. Nakasunod naman yung mga dalawang alagad niya at pinagkakalmot si Tatay Dadoy. Pero madali lang itong nailaga niya. Ang sabi ni Tatay Dadoy, "Sige Islaw, umilag ka at huwag mong hahayaan na matamaan kita ng aking sapak. Baka mahiya ka nang bumangon at tumayo." Sagot naman ng Islaw, "Hangal, tingnan mo ang mga kasama mo. Kinukuyog na ang mga ito sa mga kasamahan ko." Kaya napalingon si Tatay Dadoy doon sa pwisto nila Lito at Jojo at Tatay Abito. Pinagtutulungan na nga ang mga ito, pero sa isip ni Tatay Dadoy, nandoon naman si Tatay Abito. Kaya nitong protektahan ang dalawa. Nang mapaatras si Tatay Dadoy, nang atakihin na siya ni Islaw at nang dalawa pa nitong kasama. Pero nang muling umatake ito, mabilis na nag-uusal si Tatay Dadoy ng orasyong pambulag at pagkatapos agad na ibinato sa mga kalaban na papasugod. Napatigil ng dalawang segundo ang tatlo. Sinamantala na yun ni Tatay Dadoy. Napakabilis na sinuntok niya sa tiyan si Islaw at sinundan ng napakalakas na sapak sa panga. Tumilapon ito sa lakas ng sapak na yun. Bumulag ta ito doon sa damuhan. Susundan pa sana ito ni Tatay Dadoy. Pero humarang na ang dalawang pangaswang at pinagkakalmot siya. At nakita din niya ang paparating na anim na aswang galing sa kanyang likuran. Kaya tumakbo na si Tatay Dadoy pabalik doon kina Tatay Abito. Pero napasigaw siya dahil nagawa ng mga aswang na mapalayo si Tatay Abito kina Jojo at Lito. Napatras na ito sa dami ng mga umaatake na aswang. Habang sina Lito at Jojo ay nahawakan na ng limang mga aswang. At kahit na lumalaban pa ang dalawa, ay wala na itong magagawa pa sa lakas ng limang mga aswang. At nakita din niya na nawala ng malay si Jojo nang tamaan sa sikmura ng isa. At isang suntok naman sa batok ang nagpawala sa ulirat ni Lito. Sumigaw na si Tatay Dadoy, "Bitiwan niyo ang pamangin ko!" At mabilis na tumakbo papunta kina Jojo at Lito. Habang si Tatay Abito naman ay pilit na lumalaban at matulungan sina Lito at Jojo. Pero sobrang dami ng kumuyog sa kanya. May mga sugat na din si Tatay Abito sa kamay at paa. Nang makalapit na si Tatay Dadoy, humarang naman agad yung dalawa kasama nung anim pang aswang. "Umalis na kayo sa daraanan ko!" Halos napasigaw na ni Tatay Dadoy. At mabilis na pinagsasapak ang mga nakaharang sa kanya. Isa-isang bumulagta sa lupa ang mga aswang. Pero medyo nahirapan siya doon sa dalawa. At ilang sandali, napatumba na din ito ni Tatay Dadoy. Pero agad na tumakbo ang mga ito habang namimilipit sa sakit. Pero wala na rin sina Jojo at Lito. Natangay na ang dalawa ng mga aswang. Pati ang mga aswang sa paligid ay nagsialisa na kasama si Islaw. Ang natitira na lang ang mga patay na aswang. Sigaw ni Tatay Abito, "Tara na Dadoy, mahahabol pa rin natin ang mga ito." Kaya sinubukan ng dalawa na habulin ang mga papalayong mga aswang. Pero wala na talaga. Hindi na nila naabutan pa ang mga ito. Huminto na si Tatay Dadoy. Sumungaw ang luha sa mata. Natangay ang pamangkin niya. Pati si Tatay Abito ay nag-alala naman sa kalagayan ni Lito na kasama sa mga natangay ng mga aswang. Sabi ni Tatay Dadoy, "Abito, kailangan bumalik tayo doon sa barangay Kangbungo, ang barangay ng mga aswang.
hindi ako makakapayag na mamatay si Jojo doon at gawing pang-alay sa kapistahan nila. Sagot naman ni Tatay Abito, ako din doy, ililigtas natin si Nalito at Jojo. Natahimik sandali si Tatay Dadoy at nag-iisip. At ilang sandali, sabi nito, tara Abito, bumalik muna tayo doon sa kakahuyan. Sunugin natin ang mga napatay natin ng mga aswang. Saka na tayo babalik doon sa kangbungo pagkagat ng dilim. Magagamit ko ng aking agimat ng tagulilong. Ang mga aswang ay tuwing gabi lamang kapag nag-aalay. Malamang mamayang hating gabi pa ang gagawin nilang pag-alay kina Jojo at Lito. At alam ko na ginawa nila ito nila Islaw para mapalitaw tayo doon, para iligtas sina Jojo at Lito at pagkakataon na nila para tuluyan tayong mapatay. Mag-iisip muna tayo ng paraan kung paano natin mailigtas ang dalawa. At mabilis na naglakad ang dalawa pabalik doon sa kakahuyan. At pagdating doon, agad na sinunog nila ang mga bangkay ng mga patay na aswang. At pagkatapos, agad naman na naglakad sila pabalik doon sa barangay Kangbungo. Doon na sila maghihintay sa paanan nito sa pagkagat ng dilim. Inakyat na naman ang dalawa ang mga bundok. At makalipas ang isang oras ng paglalakad, narating na din nila ang paanan ng Kangbungo. At nang makakita ng mga sagingan, sumuot sila doon. Mag-alauna na ng hapon, nagugutom na sila. Simula pa umaga ay hindi pa sila kumakain. Kaya naghanap sila doon ng mga bunga ng saging. At nang makakita ay agad na kinuha at nagsimulang kumakain na sila Tatay Dadoy at Tatay Abito. Habang nag-uusap ang dalawa sa pwede nilang gawin para mailigtas sina Lito at Jojo. Malapit na sila sa barangay Kangbungo. Mga ilang minuto na lang ang lalakarin nila at ang Kangbungo na. Pero ilang sandali, napatigil ang dalawa nang may mapansin na paparating. Tumalon-talon ito sa mga puno, saka tumalon sa lupa. Huminto at parang nakikiramdam. Saka mabilis na tumakbo ang tatlong nilalang papunta sa kanila. Parang naamoy sila ng mga ito. Sabi ni Tatay Dadoy, mga aswang na naman, magtago tayo muna Abito. Kaya agad na naggubli ang dalawa sa mga dahon ng saging at nakikiramdam sa paligid. Baka kasi marami pa ang mga nakasunod sa mga ito na mga aswang. Pero wala, tanging ang tatlo lang ang paparating sa kanila at wala ng iba. Naguluhan si Tatay Dadoy, ano ang ibig sabihin nito? Tatlo lang ang papunta sa kanila. Anong laban ng mga ito sa dalawang albularyo? Pero nang papalapit ng tatlong nilalang sa kanila, nakilala ng dalawa kung sino ang mga aswang na paparating. Si Nadoroy, Rufino at ang nakakabatang kapatid ni Doroy. Nahanap kaagad sila dahil sa amoy nila. Hindi na kasi nakapag-orasyon ang dalawa ng orasyong pangtago. Hindi naman nila iniisip na may babalik pa na mga aswang. Tumawag kaagad si Doroy. Tay Abito, Tay Dadoy, ako po ito, si Doroy at si Papa. Lumabas na po kayo dyan. May importante kami na sasabihin sa inyo. Nagkatinginan ang dalawang albularyo at pagkatapos ay lumabas na. Naglakad papunta ang dalawa, kina Rufino at Doroy. Sabi agad ni Tatay Abito, ano ang gusto niyong sabihin, Rufino, Doroy? Tungkol ba ito kina Jojo at Lito? Kaya sagot agad ni Rufino, oo, Abito, Dadoy, nakita naming dadadala sila sa grupo nila Islaw.
ang mga kasama ni Islaw na umatake sa inyo ay galing pa sa Samar at mga kabag-anak nila ang mga yon. Mamayang gabi na nila gawin ang seremonyas para sa gawing pangalay. Alam kong may plano din kayo para mailigtas sila. Hindi din kami papayag na gawin nila Islaw ang mga bagay na yon. Taliwas yon sa batas namin dito sa barangay Kangbungo. Kaya nang makita namin sina Islaw kasama sina Lito at Jojo, pinuntahan ko agad si Kapitan Pidring, ang nagsilbing pinuno sa amin sa barangay dito. At galit na galit din siya sa ginagawa ni Islaw. Kilala din kayo ni Kapitan Pidring dahil sa mga ginagawa niyong pagpatay sa mga masasamang kaori namin. Gusto din ni Kapitan na makatulong kaya pinahanap niya kayo sa amin. Gusto niya makipag-usap sa inyo para tulungan kayo sa pagligtas nila Jojo at Lito. Natahimik sina Tatay Abito at Tatay Dadoy. Hindi sila makapaniwala sa mga narinig nila galing sa mga aswang. Kaya sabi ni Tatay Abito, "Doy, ano sa palagay mo? Dapat ba nating paniwalaan ang mga sinasabi ni Rufino?" Sagot naman ni Tatay Dadoy, "Dapat tayong sumugal, Abito. Sila ang mas nakakaalam kung saan at ano ang gagawin nila Islaw kay Lito at Jojo. Doroy, Rufino, paniwalaan namin kayo ngayon. Pero kapag nagsisinungaling lang kayo, papatayin namin ang buong mong pamilya. Rufino, saan at sa anong paraan na makausap namin ang iyong kapitan dito sa barangay? Ang sinasabi niyong Kapitan Pidring." Sagot naman ni Mang Rufino, "Doon sa kanyang isa pang bahay, Dadoy, sa kanyang taniman ng mga gulay. Malapit lang yun dito. Doon tayo dumaan sa kabilang kakahuyan para sigurado tayong walang ibang makakakita." Kaya sumama na kaagad sila Tatay Dadoy at Tatay Abito. Sa isip ni Tatay Dadoy, sa pagkakataong ito ay kailangan talaga nila ang tulong ng mga aswang na ito. Pero kailangan laging alerto. Mga aswang pa rin ang mga kasama nila. Baka may mga binabalak pa ang mga aswang na ito sa kanila. At habang naglalakad sila, tanong ni Tatay Dadoy kay Rufino, "Rufino, bakit at ano ba ang batas nyo sa barangay na ito? At bakit mo nasabi na taliwas ang mga ginagawa nila Islaw? At bakit din nagalit na galit si Kapitan Pidring sa mga ginagawang pagbihag sa pamangkin ko at kay Lito? At sa gawing pag-aalay nito mamayang gabi?" Kaya sagot naman ni Manong Rufino, "Si Kapitan Pidring na ang makakasagot sa buong detalye tungkol sa tanong mo, Dadoy. Dito kasi sa barangay namin, dito sa barangay Kangbungo, ay nahahati kami sa tatlong grupo. Kahit na si Kapitan Pidring ang kinikilala naming pinuno. Ang angkan nila Islaw ay galing sa Samar. Unti-unti na din na lumalaki ang grupo nila at unti-unti na din na lumalabag sa mga pinagkakasunduan sa batas dito sa aming barangay. Nagiging mapangahas na sila. Nagnanakaw na ng mga alagang hayop sa ibang kalapit barangay. At may napabalita pang may pinatay ang mga ito na isang magsasaka na ninakawan nila ng mga alagang hayop doon sa kabilang barangay. Kaya galit si Kapitan Pidring sa kanila. Ang pangatlong grupo naman ay ang pamilya ng mga abwak, mga aswang na abwak. Nasa paanan sila ng bundok. Pero sumusunod naman sila at nakikiisa sa mga layunin ni Kapitan Pidring." Tumango-tango lang si Tatay Dadoy. "May mga batas din pala ang mga aswang." Sabik na siyang makita
ang Kapitan Pedring na sinasabi ni Rufino. At ilang sandaling paglalakad ay narating na nila ang sinasabing bahay ni Kapitan Pedring na sa gilid ito ng mga gulayan. Medyo tago din ito dahil sa mga nakapalibot na mga punong kahoy at malalagong damuhan. Pagdating nila sa bahay, nandoon na si Kapitan Pedring at ang apat pa nitong tauhan. Agad na pinapapasok ang dalawang albularyo doon sa loob ng bahay at agad na pinaupo. Nagkaharap na sila Tatay Dadoy at ang sinasabing Kapitan Pedring. Sa tingin ni Tatay Dadoy, mas bata lang ito ng kaunti sa kanya. Pero agad na naramdaman niya ang kakaibang pwersa ng kanyang kaharap. Tanong agad ni Tatay Dadoy, "Kapitan, pwede mo nang ipaliwanag sa amin ang tungkol sa mga sinasabi ni Rufino sa amin kanina?" Habang si Tatay Abito ay nanatiling nakatayo at nakikiramdam lang sa paligid, ayaw talaga nilang maging pabaya dahil sa mga aswang pa rin ang mga ito. Hindi na rin kumikilot ang kanyang mga sugat, lalo na ang sugat nito sa dibdib dahil sa inilagay ng mga dahon at langis. Sagot nung Kapitan Pedring, "Totoo lahat ang sinasabi ni Rufino sa inyo, Dadoy at Abito. Kilala ko na din kayo noon pa. Lahat na yata ng aswang dito sa isla natin ay kilala at takot sa inyong dalawa. Ang grupo nila islaw ay mga dayo lang dito sa barangay 5 taon na ang nakaraan. Tinanggap namin at itinuring na kapamilya. Pero unti-unting dumami na ang bilang ng mga ito nang magsidatingan ang ibang mga kalahi at kamag-anak galing sa Samar, hanggang nagsimula na silang gumawa ng mga karahasan. Dadoy at Abito, mga aswang kami, pero tao pa rin at may damdamin. Marunong din kaming masaktan kapag namatayan ng kapamilya o kaibigan. Hindi namin kasalanan ang pagiging aswang. Simula nang ako ang namumuno sa angkan na ito dito sa Barangay Kang Bungo, mahigpit na ipinatutupad namin ang batas na hinding-hindi na uli kakain ng laman ng tao. Kung napansin nyo, sa paligid ng mga kabahayan dito sa lugar na ito ay may mga alagang iba't ibang uri ng hayop. Yan lang ang kinakain namin kapag dumating ang sandali na mga ngailangan ng pisko na dugo ang aming mga katawan. Ayaw din namin na dumating ang panahon na atakihin kami ng batas para mapaalis sa lugar na ito. Mahal na namin ang lugar dito, Abito Dadoy. At ang isa na mahigpit na ipinagbabawal ko ay yung pag-aalay. Ayaw na namin gawin pa ang seremonyas na yon kapag tao na ang ginawang pang-alay. Ang lahat na ito ay sinuway at nilabag ng grupo nila islaw. Gusto namin na tulungan kayo sa pagligtas sa mga kasama ninyo. At matulungan din kami na mawakasan na ang karahasan na pinaggagawa sa grupo nila islaw. Ngayon, medyo mahirapan tayo. Mas marami ang bilang nila ngayon dahil sa mga bisita na mga kamag-anak nito galing sa Samar. Sinabihan ko na din ang grupo nila Tatay Undo, ang mga aswang na lahi galing sa mga abwak. Humihingi din ako ng tulong galing sa kanila at hinihintay ko na lang ang sagot ni Tatay Undo. Mamayang 11 na ang gagawing seremonyas, Dadoy, Abito. Kailangang 7 pa lang o di kaya mag 8 ay nandoon na tayo sa lugar nila.
kadalasan na ginagawa nila ang pag-aalay doon sa gitna ng kakahuyan na malapit sa ilog. May tatlong kubo doon at sa gitna may maliit na misa at ibang kagamitan na gagamitin sa seremonyas. May mga lihim akong tao na kasama nila Islaw, Dadoy, mga espiya. Tatlo ang mga yon at sila ang tutulong sa atin para makatakas ang dalawa niyong kasama at saka na tayo aatake. Uubusin natin ang lahi ng Islaw na yon dito sa barangay ng Kangbungo. Nag-iisip saglit si Tatay Dadoy. Saka nagsalita. Sabi nito, "Gagawin namin ang mga sinasabi mo, Pidring. Tutulungan ka namin sa pagtapos sa kasamaan ng grupo nila Islaw. Dahil yun din ang layunin at misyon namin ni Abito. Tapusin ang lahat na masasama na kampon ng kadiliman. Basta siguraduhin mo na lang na ligtas ang pamangkin ko at si Lito Pidring." Nagkasundo na si Tatay Dadoy at Pidring. Pansamantalang iniwan muna ang dalawa sa bahay nito kasama si Narafino, Duroy at ang kababatang kapatid ni Duroy. Pupuntahan pa daw ni Pidring si Tatay Ulo, ang pinuno naman sa mga angkan ng mga abwak, para malaman nito ang sagot. Nasa sala lang sila at nag-uusap. Pero lihim na naglagay na si Tatay Dadoy ng mga orasyon sa paligid para agad na maramdaman kung may mga panganib ang paparating. Tanong ni Tatay Dadoy kay Mang Rufino, "Rufino, ganito ba kalala ang mga pinagagawa ng grupo ni Islaw? At kailangang patayin pa ang mga ito. Di ba kasamahan nyo at kauri nyo pa ang grupo nila?" Ilang sandali, sumagot itong si Mang Rufino. Sabi nito, "Dadoy, isa sa mabigat na dahilan kung bakit nakapagdesisyon itong si Kapitan Pidring na tapusin na ang grupo nila Islaw ay dahil ito daw ang umaatake sa kanya isang buwan na nakaraan at nalaman na lang nila galing sa espiya nila doon sa grupo ni Islaw na may balak itong patayin si Kapitan Pidring para palitan sa pagiging pagkapinuno nito sa mga aswang dito sa barangay Kangbungo." Tumango lang si Tatay Dadoy. Basta ang importante sa kanya ay mailigtas ang kanyang pamangkin na si Jojo at ang pinsan ni Tatay Abito na si Lito. Sabi naman ni Tatay Abito, "Doy, ano ang balak mo pag nakuha na natin sina Jojo at Lito?" Kaya sagot naman ni Tatay Dadoy, "Katulad ng napag-usapan na Abito, tutulungan din natin sila na wakasan na ang kasamaan ng Islaw na yon. Pero hanggat maaari Abito, hindi na tayo papatay pa. Sila na Kapitan Pidring ang bahala sa bagay na yan, Abito." At ilang sandaling paghihintay ay may nakita na silang paparating. Ang grupo yun ni Kapitan Pidring. Nasa mahigit 50 din ang bilang ng mga ito. At nang makaakyat na sa bahay si Kapitan Pidring, sabi agad ito kina Tatay Dadoy at Tatay Abito, "Dadoy, Abito, nandito na ang mga kasamahan ko. Mag-alas 8 na. Aalis na tayo. Pupuntahan na natin ang lugar nila Islaw. Nakahanda na rin ang grupo nila Tatay Undo. At kasalukuyang papalapit na din ang mga ito doon sa lugar nila Islaw. Hihintayin na lang natin ang tawag ng mga espiya ko sa lugar nila. Kapag ready na sila para itakas ang dalawa niyong kasama at pag nakalabas na sila doon, saka na tayo aatake." Tumayo na din si Tatay Dadoy. Sabi din ito, "Tara na Pidring, basta isigurado niyo na lang na ligtas ang pamangkin ko at si Lito." At lumabas na ng bahay si Tatay Dadoy
Tatay Abito at Pidring, at nagsisimula na silang maglakad papunta doon sa Kakahuyan. Kasi sabi daw ng mga espiya nila na nakahanda ng lahat para sa gawing pag-alay at nandoon na sina Islaw at ang mga kasamang aswang nito. Habang papalapit na sila Tatay Dadoy, sabi niya, "Lumayo lang kayo ng konti sa akin, Pidring, at pati na ang mga kasamahan mo. May gagawin lang akong orasyon at takpan niyo na ang inyong mga tinga. Kailangan kong mag-orasyon para mas makita ang mga kalabang aswang sa paligid. Pansin kasi namin kanina na may kasama sila na marunong din na mag-orasyon na kayang itago ang puwersa nila." Nagsimulang mag-orasyon na si Tatay Dadoy. At pagkatapos, sinundan pa ito ng pag-uusal ng mga buhay na salita. Kailangang masigurado nila na hindi sila mapapansin ng mga kalabang aswang. Delikado, baka agad na mapatay sina Jojo at Lito. At ilang sandali, sabi niya, "Wala. Walang mga aswang sa paligid. Baka nakahanda na ang mga ito sa seremonyas." Pero sabi ni Kapitan Pidring, imposible na hindi sila maglalagay ng mga bantay, Dadoy Abito. Kailangang mag-ingat pa rin natin. Dahan-dahan na lumapit ang grupo doon sa mga kubo nila Islaw. At ilang sandali ay tumigil na sila. Kita na kasi nila ang mga ilaw na nakapalibot doon sa mga kubo. At naramdaman na din ni Tatay Dadoy ang mga aswang na nasa paligid ng lugar. Sabi ni Kapitan Pidring, "Dadoy Abito, doon sa dulo lalabas ang mga espiya ko. Dala ang mga kasamahan ninyo. Doon kayo maghintay at sasamahan kayo ng ilan sa mga tauhan ko. Kami na ang bahala sa mga aswang na nasa loob kapag nakalabas na ang mga bihag nila. Alam kong nakapwisto na din ngayon sina Tatay Undo at naghihintay na lang ng hudyat para sumalakay. Maghintay muna tayo sandali. Hihintayin muna natin ang hudyat ng aking mga tauhan sa loob bago tayo kumilos." Tahimik at nakikiramdam lang sina Kapitan Pidring at Tatay Dadoy. Nakikita na rin nila ang ilan sa mga aswang na umikot-ikot sa paligid ng kubo. At ilang sandali, sabi ni Kapitan Pidring, "Ayan na sila, Dadoy. Nakita ko na ang palatandaan." Kaya sabi ni Tatay Dadoy, "Tara na, Abito." At mabilis na naglakad sina Tatay Dadoy at Tatay Abito kasama ang 10 aswang na tauhan ni Kapitan Pidring. Maingat at mabilis ang mga galaw at hakbang ng grupo nila Tatay Dadoy. At nang makarating na sila doon sa dulo, napansin agad nila ang 3 aswang na lumingon-lingon sa paligid. Nasa tabi pa ito ng isang kubo. Sabi ni Tatay Abito, "Doy, ang 3 aswang na yan siguro ang sinasabi ni Kapitan Pidring na mga espiya niya." Sagot naman ni Tatay Dadoy, "Oo, Abito, yan na nga. Pero mag-antay lang tayo ng magandang pagkakataon kasi may mga aswang din na nasa paligid. Kapag nakuha na natin sina Jojo at Lito, magbibigay agad tayo ng signal kina Kapitan Pidring." Pero ilang sandaling paghihintay nang makita nila Tatay Dadoy at Tatay Abito na nahihirapan ang mga ito na mailabas sina Jojo at Lito dahil sa mga aswang na nasa paligid, sabi uli ni Tatay Dadoy, "Tara na, Abito. Hindi pwedeng maghihintay na lang tayo dito. Pupuntahan na natin ang kubo. Hindi pa makalabas at makagalaw ang 3 tauhan ni Kapitan Pidring dahil sa mga aswang na nasa paligid. Takot ang mga ito na makita. Baka
malagay din sa peligro ang buhay ng dalawa. Inutusan kaagad ni Tatay Dadoy ang dalawang aswang na kailangang sumalakay na, at sila na ang bahala ni Tatay Dadoy sa pagligtas nila Jojo at Lito. At sinabihan na lang ang mga kasama ng mga aswang na kapag nakuha na nila sina Jojo at Lito, agad na sasalakay na din ang mga ito. Agad na umalis yung dalawa, habang sila Tatay Dadoy at Tatay Abito ay dahan-dahan na rin na naglakad papunta doon sa isang kubo sa dulo. May apat na aswang doon sa gilid ng mga puno at tatlo naman doon sa tapat ng kubo, kasama ang mga espiya ni Kapitan Pidring. Sabi ni Tatay Dadoy, "Abito, ikaw na ang bahala sa tatlo na nasa kubo. Kakampi naman natin ang kasama pang tatlo. Ako na ang bahala dito sa apat na nasa gilid ng puno." Sagot ni Tatay Abito, "Sige Doy, ako na ang bahala sa tatlong yan." At pagkatapos, mabilis na tumakbo si Tatay Dadoy habang kinuha na ang agimat ng tagulilong, agimat ng saging, at ang agimat ng kampana, at agad na pinakain ng mga dasal. Habang si Tatay Abito naman, mabilis din itong tumakbo papunta doon sa kubo habang hawak ang pamalo na kawayan. Agad na pinagsasapak ni Tatay Dadoy ang apat na aswang. Dahil sa agimat ng tagulilong, mararamdaman lang ng mga aswang si Tatay Dadoy, pero hindi nila ito makikita. Kaya agad na napatumba ni Tatay Dadoy ang apat. Habang si Tatay Abito naman ay mabilis na pinagpapalo ang tatlong aswang. Napatalon partras ang tatlong espiya ni Kapitan Pidring at humanda. Nagulat kasi ito sa ginawang pag-atake ni Tatay Abito. Pero agad na naisip ng mga ito na ito na yung mga kasamahan ng kanilang kapitan. Kaya agad na tumulong ang mga ito at mabilis na pinagkakalmot ang mga kauring aswang. Nang bumulagta na sa lupa ang tatlo, agad na sabi ni Tatay Abito doon sa tatlong espiya, "Nasaan na ang mga bihag? Nasaan na sina Jojo at Lito?" Dumating na din si Tatay Dadoy. Sagot ng isa, "Nasa loob. Dali, pumasok kayo para mailabas agad natin ang dalawa." Pero may mga nakapansin na din sa kanila, mga kalabang aswang, at mabilis na umaalulong ang mga ito habang papasugod sa kanila. Sabi ni Tatay Dadoy, "Kayo na lang muna ang bahala sa mga aswang na yan, Abito. Kailangang mailigtas ko agad sina Jojo at Lito." At mabilis na pumasok si Tatay Dadoy sa loob ng kubo. At nakita niya ang dalawa na nakagapos ang dalawang kamay at paa. Wala nang pang-itaas na damit ang mga ito at nakabusal pa ang mga bibig. Nang makita ng dalawa si Tatay Dadoy, agad na tumulo ang mga luha sa kanilang mga mata. Mabubuhay pa pala sila at makakabalik pa sa Barangay Libo, ang lugar nila. Agad na kinalagan ni Tatay Dadoy sa pagkagapo sina Lito at Jojo, pati na ang nakabusal sa bibig. At pagkatapos, sabi ni Tatay Dadoy, "Tara na, Jojo, Lito, lumabas na tayo. Alam na ng mga kalabang aswang na nandito kami, kaya nagkabakbaka na sa labas." Paglabas ni Tatay Dadoy, rinig na niya ang mga nakakabinging alulong ng mga aswang. Umaatake na din ang grupo nila Kapitan Pidring at pati na ang grupo nila Tatay Undo. Kita nila ang mga aswang na naghahabulan at nagkakalmutan sa paligid, pati na doon sa mga puno. Kita din nila ang naglalaban habang tumatalon ito doon. Sabi ni Tatay Dadoy, "Abito, ikaw na muna ang bahala sa dalawa.
dalhin mo sila sa ligtas na lugar. Susunod na lang ako. Doon tayo magkikita sa may kakahuyan malapit sa talon. Sagot naman ni Tatay Abito, sige Doy, mag-iingat ka. Hihintayin ka namin doon. At agad na umalis si Tatay Abito kasama ang dalawa. Habang pinoprotektahan ito ng mga kasamang aswang ni Kapitan Pedring. Habang si Tatay Dadoy naman agad na nag-uusal ng mga orasyon at dasal para sa kanyang agimat ng tagulilong, agimat ng saging at agimat ng kampana. At pagkatapos, agad na tumakbo papunta doon sa mga naglalaban ng mga aswang. Kapag wala na sa lilim ng puno si Tatay Dadoy, hindi na obra ang kanyang agimat ng tagulilong. Pero mahirap pa rin siyang mahuli dahil sa agimat ng saging na nakapagbigay sa kanya ng sobrang bilis. Hinahanap na niya si Islaw. Ito lang ang punterya niya ngayon. Papatayin niya ang aswang na ito. Muntik nang mamatay ang kanyang pamangkin sa kamay ng aswang na si Islaw. Habang tumatakbo si Tatay Dadoy, maraming mga bangkay ang nagkalat sa paligid na kanyang nadadaanan. Mas marami ang bilang ng pinagsanib na puwersa nila Kapitan Pedring at Tatay Undo. Kaya unti-unting nauubos na ang mga aswang na kakampi ni Islaw. Nang makita ni Tatay Dadoy si Kapitan Pedring na pinagkakalmot ang nahuling kalabang aswang, pinuntahan niya agad ito. At nang makalapit na siya, sabi ni Tatay Dadoy, Kapitan Pedring, maraming salamat at ligtas na ang pamangkin ko at si Lito. Tumitig sa kanya si Kapitan Pedring, saka nagsalita. Sabi nito, huwag mo nang isipin yan, Dadoy. Maraming salamat din sa pagtulong mo. Nakita na namin ang inyong mga motor. Pwede na kayong umuwi kasama ang mga kasamahan mo. At huwag na kayong bumalik pa dito sa barangay Kang Bungo. Pero sagot ni Tatay Dadoy, mamaya pa ako uuwi, Kapitan. May tatapusin pa ako. Hahanapin ko muna si Islaw. Siya ang dahilan na muntik nang mamatay at mapahamak ang pamangkin ko at si Lito. Hindi na kailangan, Dadoy. Nahuli na namin siya at iginapos doon sa kubo. Kung gusto mo, ikaw na ang papatay sa kanya, Dadoy. Sabi ni Kapitan Pedring. Napatitig si Tatay Dadoy kay Kapitan Pedring at napaisip. At sagot ni Tatay Dadoy, hindi na, Kapitan Pedring. Ikaw ang mas may karapatan kung ano ang mas nababagay sa kanya. Magpapaalam na ako sa inyong lahat. Kapitan Pedring, tatanawin ko itong malaking utang na loob sa inyo. At sa muli, maraming salamat. At naglakad na si Tatay Dadoy papunta doon sa kakahuyan na malapit sa talon. Habang nakatingin lang sa kanya ang mga aswang na kasamahan ng kapitan. Pagdating ni Tatay Dadoy, agad na sinalubong siya at niyakap ni Jojo. Tay Doy, salamat ha. Akala namin na mamamatay na kami. Nandoon na din si Namang Rufino at Doroy. Nagpapasalamat din si Tatay Dadoy sa kanila. Tumulo na ang luha ni Tatay Dadoy. Ilang bisis na nanalagay sa panganib ang mga mahal niya sa buhay. Ito na talaga ang kapalaran niya. Ang kapalaran nila Tatay Abito. Papauwi na sila ngayon. Pauwi sa Lower Libo. Isa na naman itong karanasan ni Tatay Dadoy at Tatay Abito. Kalaban ang mga kampon ng kadiliman.